How is you, kamag-anak? Nag-subscribe ka na ba? Kung first time mo palang manood ng videos ko, ako po si Kamindot. Ito po ang Mindo TV. At kung may mga motor kang pagnanasa, ay pareho tayo. Kaya nasa tamang channel ka. Ang bawat likes, comments at pag-subscribe nyo ay siya namang gasolina ko sa paggawa ng mas marami pang videos. Kaya maraming salamat, kamag-anak. Makikiklik na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos at kwentuhan natin na tungkol sa mga tunay na experiences ng mga actual owners ng featured nating motor. Tulad ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataon upang makausap ang owner ng isa sa paborito nating motor na NMAX na nakakaisang taon pa lang. Kamusta kaya ang experience niya? Tara, usisain natin! Tay, may nakasked tayo na interview sa NMAX owner mamaya. Ha? Ngayon ba yun? Akala ko bukas pa. Ay sus, mamaya nga po yun. Nakalimutan na naman niya, Hais. Eh, may trabaho ko mamaya eh. Baka naman pwedeng kayo na lang muna pumunta dun. Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo, Tay? Yan talagang trabaho na yan, nakakasira ng vlog. Ay sus, naloko na. Ay sinyo. NMAX sa mag-anak ang nagpasikat ng maxi scooter category dito sa Pilipinas. Dati pa pong may mga maxi scoots pero hindi pa lang tayo masyadong ibang. Personally, ang pinakaunang maxi scoots na nakita ko ay ang Kymco Dink 150 na nagamit ko din ng ilang buwan. At kung mapapansin nyo ay may napaka-typical niyang touring type scooter. Komportable kahit sa pangmalayo ang biyahe, may gulay board at very relaxed ang stance sa pagmumotor. Pero swabe din ang lakas. Then came along our beloved NMAX. Officially, ang Yamaha NMAX ay nilaunch noong February 2015 sa Indonesia at mula doon ay in-export to sa iba't ibang mga bansa tulad ng Pilipinas kung saan ay nabihag niya ang puso ng mga Pilipino. Ang isa sa pinaka-feature ng NMAX gaya ng Kymco Dink 150 ay ang mahabang wheelbase na nagbibigay ng stability at comfort sa bawat malayuan o malapitan mang biyahe. Siyempre, hindi din natin pwedeng i-deny ang pagiging Yamaha niya ay isa sa pinakamalakas na selling point nito. Ang makina niyang 155cc displacement na naka-liquid cooled 4-stroke single overhead cam 4-valve na naka-VVA ang nagbibigay ng magandang response sa low to mid to high RPM. Naka-blue core engine kaya bukod sa malakas na hatak ay matipid pa ito sa gasolina. Naka-disc brake na din ito sa harap at sa likod kaya panalong panalo ang stopping power nito. Bukod dyan ay naka-ABS na rin ang units na to at naka-electric start. Tara, naghihintay na kakwentuhan natin. Kamustahin natin ang performance ng NMAX. Hello mga kamag-anak. Ako nga pala si Leo Villanueva. Teka pa, Kil. Ito, ito ang aking simpleng-simpleng motor na NMAX. Kailan niyo po binili yung NMAX? May 20, 2022. Saan niyo po nakuha yung NMAX? Barangay Bubukal,
Santa Cruz, Laguna. Sa Santa Cruz po. Sino po yung nag-decide na ito po yung mabili nyo na motor? Na NMAX po yung model? Kami ni Mrs. Kasi matagal na namin plano to, pa-anniversary namin sa isa't isa. Sweet naman po. Pa 25 golden anniversary. 25 silver anniversary. So, bakit po ito yung napili nyo na motor? Kasi may madali pormahan para maganda pormahan, madali. Madali lang siya pormahan, maganda lagyan ng design. Opo. Kamusta naman po ang ride kay NMAX, lalo na sa mahahabang biyahe? Masarap siya gamitin, smooth na smooth lang siya gamitin, tapos kahit may lubak, okay lang, mga konti lubak. Tahimik na tahimik. Saka hindi naman siya malakas sa gaano sa gas. Hindi sa brake po. ABS. Naka-ABS na po siya. Tapos hindi na po analog yung ano yun. Analog ba? Digital. Digital. Hindi na analog. So, pang anong intended nyo po to gamitin yung motor nyo? Pang pasyal-pasyal. Pang ride-ride niya namin mag-asawa sa mga tawag dito, sa mga ben, ngayon yung lagi pinupunta natin mga ano ng santo, ano? Bisita iglesia din po. Oo, namin. Opo. Mga religious, ano? Opo, rides po. Dependable po ba siyang motor? Like, maaasahan ng motor? Okay. Asarap naman. Okay naman. Asarap naman gamitin. Opo. Nagkaroon na po ba kayo ng mga problema sa motor? Wala pa naman. Wala naman. Sana'y wag na magkaroon. Opo. Wala naman dumating. Tapos saan na po yung pinakamalayo niyong nabiyahe? Ano pa lang? Dasmariña. Dasma, kagagaling lang namin nung sa Linggo. Maynila, Makati, Intramuros, Camaynesus, Santo Tomas Batangas, ha? Cavite, Dasmariñas nga, Cavite. Diyan pa lang, malalapit pa lang, hindi pa lang gaano kalayuan. Apo, nakailang kilometers na po ang NMAX? 10,317. Magwa 1 year na. Sino po yung paborito niyong iangkas? Ayun. Siyempre. Ang aking kabiyak. Hello po. Aking kabiyak, kaya mo sumamuhay pa. So, maire-recommend niyo po ba itong NMAX 150? Masarap po. Okay, masarap gamitin. Ano po yung pinaka-favorite nyong memory kasama po itong motor na to? Yung nga, mag-ride kami sa rear na Rica, sa Tanay Rizal, sa Impanta. Apo, ano pong activity na ginawa nyo doon? Sisimba. Madalas kami magsimba simba sa po talaga. Sa rear na Rica, Camaynesus, Padre Pio. Apo. Sige po. Thank you po sa pagpapa-unlock. Ito lang. Isin sa preno. Pinit na nga lang. Ganyan lang din, parang yun. Okay po. Sige po. Halos pare-pareho ang naging feedback ng mga NMAX owners na dependable, matipid at smooth i-ride. Kaya naman siguro hanggang ngayon ay marami pa rin motorcycle lovers ang best preference pa rin ang motor na ito. Kapag-anak. Ikaw ba, kamag-anak? Anong assessment mo sa NMAX? Ano-anong comments na ang narinig mo sa mga owners nito? Impressed din ba sila? At kung umabot ka sa puntong ito, makikisubscribe naman dyan. At i-click mo na rin ang notification bell para maabisuhan ka sa susunod na kwentuhan. Kamag-anak, see you on my next one!